Hi, good morning. Welcome to LA First Church of the Nazarene. We are a Filipino congregation from a multi-congregational church in Los Angeles, California, under the Church of the Nazarene denomination. And this is your Sunday service. We're also known as the Walk by Faith Church of the Nazarene. For this Sunday, we'll talk about a grateful heart, an attitude of gratitude. But before that, syempre, let's give the best clap offering for God for this morning. He deserves all the praise. All right, let's start. Before we pray, I'd like to share something to you. You know, in the mid-90s, naka-one-on-one ko si Michael Jordan. Noong mid-2000 naman, naka-one-on-one ko tong si Kobe Bryant. Tapos 3 weeks ago, before magkaroon ng lockdown, naka-one-on-one ko tong si LeBron James. Isa lang ang masasabi ko. Ewan ko ba, yung skill level nila medyo nakakalungkot at hindi tumapat doon sa skills level ko. So, pero sa totoo lang, biro lang ako. Tinanong po sila lahat. No? They were asked once sa punto ng buhay nila. Ano ba yung kanilang sekreto? Bakit kinukonsider silang GOAT or greatest of all times? Eh, sabi nila lahat, isang word lang ang sagot nila. Sabi nila, ang sekreto nila, practice. So, galing doon sa madalas nating nadidinig na practice makes perfect. So, ganyan din yung ating magiging palatuntunan sa umaga na ito. No? Habitually practice something. Ano yun? Alam nyo, just like the acquisition of most virtues, you can instantly become thankful agad, no? Kasi gusto mo, pag-gising mo, oy, thankful na ako. Hindi. You only become thankful when you habitually practice gratitude in your life. So, yung keyword natin dito, habitually practice, no? Palaging magpa-practice. Ano yung pa-practice? Pagiging thankful. Sabi sa 1 Chronicles 16:34, oh, give thanks to the Lord. Oh, magpasalamat tayo sa Panginoon. For He is good sapagkat kay buti-buti niya. For His steadfast love endures forever. At ang kanyang pag-ibig ay nagtatagal magpasawalang hanggan. No? Napakaganda ng salita ng Diyos. Sabi rin ni Paul na sinaya niya sa mga taga-Ephesians, sa chapter 5, verses 18 to 20. And do not get drunk with wine, for that is debauchery. Kaya pala kapag ka bumibili ng mga wine ng mga tao dito, doon sa binibilan nilang store, ang nakalagay, wine and spirits. Kasi may daladalang ibang spirito pag nalasing ka na. No? Pero hindi yung spirito na yun na sinasabi ni Paul. Sabi niya nga, iwasan mo eh. No? Kasi yun, devouture yun. But be filled with the Spirit. The Spirit of God. No? Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs. No? Singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always, giving thanks always, and for everything to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful Sunday morning. Thank you, Lord God, although this is a virtual service, still we believe that your presence never left us. You are in this place, Lord God, and wherever the people who are watching and hearing this broadcast, Lord God, I pray that you touch their hearts today. I pray that you reveal yourself. I pray, Lord God, that you put a stop in this pandemic. I pray that you heal those who are sick, infected with COVID-19. I pray, Lord God, for the frontliners who are risking courageously, risking their lives, Lord God, for the wellness, Lord God, of those people who are infected. Thank you, Lord God, for you are an answering God. We love you. We welcome you in this place. In Jesus' name, amen and amen. So, ang tanong, kung magiging thankful tayo at kailangan natin maging thankful, saan ba kasi nanggaling yun? At ba't kailangan natin maging thankful? Alam mo, sinerya ni James sa chapter 1, verse 17, everything, lahat po ng bagay na maganda, everything good
in your life, sa buhay nyo, lahat ng bagay na maganda sa buhay nyo comes from God. Galing po lahat yan sa Diyos. So, kailangan po nating magpasalamat. At we will grow closer to God when we understand this truth that every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. We'll grow closer to God when we understand this truth, and syempre, if we build our lives around it. Alam niyo, sa umaga na to, I'd like to share to you 7 habits na makakatulong sa atin para ma-express natin yung attitude of gratitude, para mas mag-improve pa tayo, para mag-grow tayo spiritually. Alam niyo, developing these habits can help us become more thankful. So there are 7 habits. So let's start. Game ka na ba? Number 1, regularly practice giving thanks. Now, by the way, kung mapapansin nyo, sa 7 habits na to, medyo intertwine yung kanilang meaning. Pero iisa-isahin natin kasi meron silang mga specific purposes at specific examples. So, number 1, regularly practice giving thanks. No? In Filipino, palagi, no? Madalas natin na tayo ay i-practice ang pagbibigay pasasalamat. Alam niyo, we should make a habit of expressing gratitude. It should be a habit. No? Kasi thankfulness, rather than criticism, should be our default position. Ano yung ibig sabihin? Pag bumili kayo ng cellphone, may tinatawag na default mode, no? May default ringtone. Kasi ito yung factory setting. Ito yung primary mode. So, sinasabi dito, sa buhay natin, instead of criticism, lalo na kung wala, hindi naman criticizing to build up, ang dapat default mode natin ay thankfulness. Halimbawa, meron nagbigay sa inyo ng isang bagay. Imbis na hanapin ko ano yung mali sa bagay na yun, tingnan natin yung pagpapasalamat, no, na dapat natin ibigay sa taong nag-share sa atin ng blessing. Ano ba, pinagtimpla ka ng kape ng asawa mo. No? Ang ibig sabihin ng criticism, ano ba yan? Ang lamig? Ano ba yan? Ang pait? No, instead of, oy, salamat, thank you for preparing coffee for me, I appreciate it. Magkaibang magkaiba eh. Magkaiba rin yung effect dun sa kausap mo. Diba ba, binigyan mo ng sapatos. No? Pwede mong tingnan ng tao na, ano ba yan? Nike nga, maganda nga, second hand naman. No? Or, naku, thank you ah. Kasi matagal ko nang gusto magkaroon ng ganitong sapatos eh. So, alam mo yun, yung thankfulness rather than criticism should be our default position. Alam nyo, tapo nga sa mundo eh. Nako eh, pampag-good vibes, no? Stay positive, tol. Baga, always be positive. Good vibes only tayo. Pero sa totoo lang, when you something good in your life, point it out. No? Hindi dahil sa good vibes lang yan. Hindi dahil sa stay positive lang. Point it out. Isulat mo kaagad sa Facebook wall mo. Pasalamatan mo ang Diyos agad. No, we all complain occasionally. Siyempre. But practice responding to your own complaining by finding things to be thankful for. This helps to rewire your brain, no, to be as proficient at recognizing the good in your life as you are at identifying the bad. Halimbawa, di ba? Pasalamat tayo. Thank you, Lord, for the parking spot. Ang hirap makahanap. Yun lang, papasalamat ka pa? Oo. Healing from cancer, of course, dapat mo magpasalamat. Big time yun eh. Di ba? Thank you, Lord, at nakapag-lunch break there. Ay, salamat, Panginoon, sa napakabait kong asawa. Thank you, Lord, at ako yung naging safe sa sunog ng kapitbahay at sa earthquake at sa pandemic na to. Thank you, Lord, nakapagbakasyon din. Thank you, Lord, at may source of income ako. Hindi kasi laki ng iba, pero thank you at may source of income ako. Naku, salamat, Panginoon, at ako'y may white hair na. Dahil ito ay sign of wisdom. Ano pong ibig ko sabihin? Regularly practice giving thanks. From big to small favors, magpasalamat palagi. Yeah, sabihin mo sa katabi mo, uy, magpasalamat daw palagi.
Number two, express gratitude regardless of the situation. Ang ibig sabihin natin, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians, to give thanks in all circumstances. Because, bakit? Because it is God's will. Yeah, yun ang gusto ng Diyos, pagpasalamat tayo. Eh bakit? No, why? No, kasi sa totoo lang, we never see the full picture of what is happening around us. We can't look at every situation and talagang clearly understand why it is happening. Naalala ko, ang unang pagkakataon ko na makapasok sa isang basketball arena, naalala ko sa Corneta Astrodome, yun, nanood ako ng PBA. Excited ako. Naalala ko pa ang laro nun ay Ginebra versus 7-Up. At noong time na yun, excited ako na habang pumapasok doon sa tunnel. Kasi kahit na yung tunnel na yun, merong sa right side mo at sa left side mo may cover. At maliit na glimpse lang ang nakikita mo sa court. Excited ka na kahit yung logo lang ng PBA ang nakikita mo. Tapos habang papalapit ka ng papalit, hanggang sa makapasok ka na doon, makikita mo na yung dalawang goals, dalawang teams, makikita mo na si Jaworski. Same feeling, no? Sabi ko, sana someday makapanood ako ng NBA game. At nangyari, unang game na napanood ko, naalala ko, Lakers versus Golden State Warriors. Yun yung rookie year ni Steph Curry. At yun yung nag-champion yung LA Lakers. Ganun din yung feeling. Unti-unti, malapit ka na dun sa courtside at nakita mo na lahat yung buong picture na masaya yung mga tao, ang dami nagtitinda. Pero before ka pumasok dun, yung tunnel mo na yung dadaanan mo. Sa totoo lang, you will never see the full picture. You will never see the entire court. Just like expressing gratitude regardless of the situation. We can't look at every situation and clearly understand why it's happening. Parehas lang. Pero sa dulo, alam natin na merong Diyos na magpapakita sa atin kung gaano kaganda ang hinihintay natin. Sabi nga sa isang popular na kasabihan, there's always a light, no? Doon sa end of the tunnel. Alam niyo, we can only know God is at work in these situations, kagaya ng situation natin ngayon, and working them out for our good and His glory. Ito yung sinasabi natin na madalas natin naririnig ko nababasa sa Facebook. No? Kumbaga, chill lang. No? Kumbaga, everything happens for a reason. No? Kaya mababasa natin, all things work together for good. Huwag kang magalala. Pero, bitin po kasi yung sineshare sa Facebook or sa minsan naririnig natin sa mga kaibigan natin na kumbaga alam natin na hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi sabi ni Paul sa mga taga-Rome, and we know that in all things, God works for the good, may kasunod po, nino, of those who love Him and who have been called according to His purposes. Ano pong ibig sabihin? Sabi natin, we need to express gratitude regardless of the situation. Yes, kahit pangit. Kasi, alam natin, all things work together for good. Pero applicable lang to for those who love God. No? And called according to His purpose. Limbawa, ang pangit ng sitwasyon mo, drug addict ka. Di ba? Since you love God, you learn to love God, you accepted Him as your personal Lord and Savior, you have this beautiful relationship with Him, ang gagawin ng Diyos, no, papalitan yung pangit mo sitwasyon na dati addict ka, ngayon magiging pastor ka na sa mga addict. Di ba? Magiging mangangaral ka na sa kanila kasi alam mo yung katayuan nila. Eh. No, dati rape victim ka, ngayon magiging encourager ka na sa mga naging victim ng rape. So, kasi you are called according to His purpose. Kahit na pangit yung sitwasyon mo, gagamitin ng Diyos. No? Kung marunong tayo magpasalamat, gagamitin ng Diyos sa maganda. Naalala ko tuloy, no, itong aking lodi, si Joseph the Dreamer. Alam nyo, matindi to eh. Si Joseph na to, pinahirapan ng mga kapatid niya, pinapon sa well, binenta, naging slave, pagkatapos, naging napagbintangan, adultery, nakulong,
naging slave na naman doon. At nagtagal siya doon. Na parang, alam yun, wala nang kinabukasan, wala nang hope, wala nang future. Pero, alam niyo, ito yung Joseph na kilala ko na antindi. From prison to palace. Overnight, no? From prison to palace. May kilala rin akong isang Joseph from palace to prison. Walaan niyo kung sino yun. Joke lang. Alam niyo, regardless of what's happening, just like what happened to Joseph, we can thank God for His presence. Ang Panginoon hindi iniwan si Joseph. He's redeeming the situation and sustaining us through it. So kung ano man yung na-experience nyo ngayon, no, tandaan nyo, God is redeeming your situation and He will sustain you through it. On our own, sa totoo lang, we focus on the current situation. Kasi limitado yung mata natin eh. Parang dumadaan tayo dun sa tunnel papunta sa court, ang tingin natin yung dalawang dingding. Pero sa totoo lang, no, dapat we must have this hope towards dun sa end ng tunnel na yun para makita natin yung entire Staples Center. Anyo, we need to rise above the situation when we purposely look for what God is doing in the middle of it. No, we will rise above the situation. Kapag daw purposely hinanap natin ng Panginoon na meron siyang ginagawa sa gitna ng dinadaanan natin. Nabanggit nga ni A.W. Tozer pala. No? Ano ko to eh? Best friend ko to eh. Madalas kami nagpipingpong nito, tsaka golf. Sabi niya, perhaps it takes a pure faith to praise God for unrealized blessings than for those we once enjoyed or those we enjoy now. Sa totoo lang, yung sa mga unrealized blessings ko, yung ba nakaka-uwi ako safely? Kasi si Kobe Bryant at saka yung anak niya, magbabasketball lang, hindi sila naka-uwi safely. No? Kaya kahit maliit na bagay, matuto tayo magpasalamat. No? Next. Number 3. Ayan, magpasalamat daw tayo. Purihin ng Diyos. Praise God. When all is well. Kapag lahat ay okay. Matuto tayo dun sa parable of Jesus heals 10 men with leprosy na matatagpuan sa Luke chapter 17 verse 11 verses 11 to 19. Sabi sa verse 15, mag-jump tayo. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Oops. Teka, last time, Samaritan din yun yung tumulong. Ito, Samaritan na naman, sampu yung pinagaling, siya lang yung balik, Samaritan pa. Eh, sino ba nga yung mga Samaritan? Eh, di ba? Yung mga Samaritan, yung kanilang dinidespise. Yung mga half-breed, yung mga kamag-anak nila, mga distant cousins sila. In verse 17, Jesus asked, we're not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Ako, sa experience po ng madaming lingkod ng Diyos, madami na rin po naghumingi ng panalangin, madaming humingi ng tulong, humingi ng counseling. May iba pa, nangako pa eh. Nakapagka sinagot ng Diyos, itong panalangin ko to, itong problema ko to, pagka binigyan niya ako ng way out dito, no, magsisimba na ako palagi, pupunta na ako sa Bible study, maglilingkod pa nga ako sa Diyos. No? Pero kagaya ng nangyari dito sa Jesus heals 10 men with leprosy, no, yung ginamot niya yung 10 lalaki na may ketong. Marami rin ang nagsabi ng ganun na sa salita lamang na pagkatapos naranasan nila, when all is well sa buhay nila, they forgot, no, to praise God. You may believe, no, that this is obvious na dapat lang magpasalamat kasi binigyan tayo ng favor ng Diyos eh. But it's critical, no, that we need to do it. We're conditioned to believe that life will go well for us. O, yan yung good vibes. Yan yung positive lang. Kasi akala natin, no, when life runs smoothly, we don't tend to see this as God's gift to us.
Kasi we see it as, kasi magaling ako eh. Kasi I work hard for this. Kasi nag-aral ako eh. Kasi matalino ako eh. Kasi nag-ipon ako eh. Kaya I deserve everything what I have right now. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, napakahirap daw na makapasok, no? Ang isang napakayaman at napakatalino na tao sa kalangitan, no? Mas madali pa daw magpasok ng isang buong camel sa eye of a needle kaysa makapasok ang isang mayaman sa kingdom of heaven. Bakit? Kasi you feel like you're God. You don't need God. You don't have to thank Him. Kasi we need to understand when life runs smoothly, we don't tend to see this is God's gift to us. Mali po yun. Katulad na sinabi natin kanina sa James, no? 1:17, lahat po ng kabutihan, kagandahan, galing sa Panginoon. We don't see how He protects and guides us along the way to green pastures and still waters. Yun ang nakakalungkot. Kaya hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Alam nyo, ating next habit, pag-usapan natin. Number 4, learn to see how bad experiences can produce good outcomes. Pwede pala yun, no? Na yung bad experiences natin can produce good outcomes. Yeah, katulad nga ng binanggit natin kanina sa Romans 8:28. Pero let's look at a specific example for this. We should all take some time to consider the benefits of the difficult times in our lives. Yes, may benefits. After a period away from the situation, we should be able to see the good that came out of those experiences. So may goodness kahit na out of chaos, no? Sabi nga eh, after the storm, there is beauty. Often, you'll be able to see how those bad experiences help you gather strength and momentum for future blessings in your life. Regardless of that, learning to see past trials through eternity's perspective enables us to be more thankful, no? During times of struggle. Anong ibig ko sabihin? No? Siguro mas mabuti ikwento natin kung anong ibig sabihin na number 4. No, I'd like to share to you a story about a blind boy. A blind boy sat on the steps of a building with a hat by his feet. No, he held up a sign which read, "I am blind. Please help me." In Filipino, "Ako po ay bulag. Tulungan niyo ko." There were only a few coins in the hat. No, konti lang yung kanyang kita for that day. Spare change from folks as they hurried past. A man was walking by. He took a few coins from his pocket and dropped them into the hat. He then took the sign, turned it around, and wrote some words. Then he put the sign back in the boy's hand and so that everyone who walked by would see the new words. Alam niyo, maganda nangyari. Soon, the hat began to fill up. Nako, kumita si Pogi. A lot more people were giving money to the blind boy. Why? Bakit? That afternoon, the man who had changed the sign returned to see how things were. The boy recognized his footsteps and asked, "Were you the one who changed my sign this morning? What did you write?" The man said, "I only wrote the truth. I said what you said, but in a different way I wrote. Today is a beautiful day, but I cannot see." Alam niyo, both signs spoke the truth. But the first sign simply said the boy was blind. Walang thankfulness. While the second sign conveyed to everyone walking by how grateful they should be to see. Now, yung second sign, sinabi niya, bulag nga siya. Pero, it's a beautiful day. At sinasabi niya, kinukonvey niya yung message sa maraming tao. Good for you, you can see. Kaya yung mga tao, na-appreciate nila na nakakakita sila. Kaya nagsibunot ng pera at binigay dun sa batang lalaki. Next. Number 5, make gratitude daw a part of your interactions with other people. Yeah, napaka-importante nito. Now, developing these habits can help us become more thankful. Alam nyo, gratitude should impact both our relationship with God and syempre,
our relationships with other people. Kasi tandaan nyo, ano yung two greatest commandments? Love God and love your neighbor. Now, naalala ko yung sabi ni Paring Rick Warren. Barkada ko rin yan. Basketball yan. Alam yung sabi ni Rick Warren, to appreciate means to raise value. No? Parang nagpunta ka sa tawag nito sa sanglaan, no? Tawag nila doon ni appraisal, no? Or sine-check nila kung may value ba, no? Yung sinanla mo. So kapag nilinisan mo at mukha pa siyang bago, no? At na-appreciate ng buyer, no? Parang pag nagbenta ka ng kotse, nilinisan mo, pinaayos mo kahit second hand, pag na-appreciate ng buyer, tumataas ang value. That's not only true of things. It's true of people also. When you appreciate somebody, alam nyo, you literally raise their value. Yes, encouragement. We ought to appreciate people, no? Because it increases their self-worth. Kaya dapat gawin nating habit na i-appreciate natin yung mga tao sa paligid natin. Make it a regular practice to say thank you to people in your life. Now, often the people will express gratitude with the least in our lives are those the closest to us. Now, ako natuto kong mag-thank you, no? Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang nagturo talaga sa akin mag-thank you. Nang husto, ay yung anak ko. Kasi yung anak kong bunso, tuwing may sasabihin ka sa kanya o may bibigay ka sa kanya, lagi siya nagsasabi, thank you, thank you. At i-remind ka pa niya na sabihin na, you're welcome. Pero una-una ko na-encounter ang word na thank you na hindi ko pa naiintindihan. Nung ako ay crew sa McDonald's, anything na gawin namin sa McDonald's, we say thank you. No? Ang trabaho ko noon ay crew chief at kadalasan ako ay naka-station doon sa production control. No, ako yung nakatayo doon sa, kung napapansin niyo, may warmer kung saan kumukuha ng pagkain, no, ng products yung mga counter person na nagsiserve sa inyo. Ako yung communication leader ng kitchen at saka ng counter persons. So pag sinabi ng PC, I have a bulk order of 12 cheeseburgers. So sabihin ko agad, thank you. So that is acknowledging the call. And I will communicate it to the kitchen crew. Sabihin ko sa kanila, o bond station, 12 pulley. Ibig sabihin, maglilay siya ng 12 bonds. Tapos lalagyan ng dressing. Sabihin, papasa niya yung sa dressing, sa dresser. Sabihin niya, dress 12 bonds. Tapos sabihin ng dresser, thank you. Papasa sa grill person. Hanggang sa makaabot sa akin, lahat, tuwing mayroon kaming gagawin, we always say thank you. Pagdating sa akin, ibabalot ko yung burger, lalagay ko din sa warmer. Tapos pagkakuha ng counter, sabi ng counter person, thank you. So everything is a thank you. Kahit inuutusan ka, pamap nga ng floor, thank you. No, kumain ka na ba? Thank you. Everything we say, no, laging thank you. Ang ibig sabihin nun, yes sir, yes ma'am. No, dati hindi ko naiintindihan yan. Pero ngayon, importante pala. Dapat mukhang bibig natin. Thank you. Kasi, no, nakakadagdag ng value sa buhay natin. Number 6, lean into the strength of gratitude provides. Wow, para palang ano, no? Para palang parang muscle, pwedeng ma-develop. No? Lean into the strength gratitude provides. I know many people who have been through extremely tough situations, no? Kasi ang problema, pagka tough situations na hindi ka ready, no, at mahina ka, hindi ka nag-exercise o hindi ka naglagay ng muscles, no, madali kang bibigay. Kaya nga madalas na hawaan ng COVID-19 yung mga tao na may mga precondition o kaya mahina ang pangangatawan. I've noticed, no, doon sa mga tao na naka-experience ng extremely tough situations, no, I noticed those who are the most grateful and have learned to see God's work regularly show the most perseverance. Napansin ko lang yung naka-experience ng cancer, naka-experience ng broken relationship, yung talagang nabasag at binuo ng Diyos, sila yung mga persevering na tao. Sila yung mas nakaka-appreciate sa Diyos. Alam niyo, tough times makes you appreciate God. Sa totoo lang,
pwede ko nga i-qualify na madaming panahon sa buhay ko na makakonsider kong tough times. Sa totoo lang yun yung mga panahon na pinaka na-enjoy ko ang Diyos. Na-appreciate ko talaga. Alam niyo, sabi ng lahat, ang Christianity, maganda, ang Christianity, masaya, ang Christianity, walang problema, ang Christianity, it's like a bed of roses. Hindi po totoo yun. Ang Christianity ay parehas lang na na-experience ng taong hindi Christian. Pero, ang kakaiba lang sa Christianity, meron kang Diyos na pwedeng takbuhan. At alam mong lagi siyang may sagot sa problema mo. At ma-appreciate mo siya kapag ka nabasag ka at binuka niya ulit. Saka mo lang may experience, ang born again experience. Dahil sira ka, basag ka, binuka niya. Pero born again experience is not, I love God. It feels good to be with God. I have no problems. I feel like I was born again. That's not the born again experience. May experience mo lang ang born again experience kapag ka basag ka, kapag sira-sira ka, kapag pira-piraso ka, at sinurrender mo na ang lahat. Sabi mo, Lord, this is the end of me. Ikaw na bahala sa akin. I accept you as my Savior and my personal Lord. Doon pa lang magsisimula. Kasi na-appreciate mo. Importante kasi yung keyword na appreciation. Pag na-appreciate mo na ang Diyos, no, siya ang dahilan kung paano ka magiging buo ulit. Saka mo lang maintindihan yung born again experience. Last but not the least, nako, naalala ko si Jesus may superpower. Yun yung love. No? E superpower din pala ang pagiging mapagpasalamat. Thanksgiving, isa po superpower for us. No? Kailangan i-develop natin itong habit na to para mas maging thankful tayo. Alam niyo, Thanksgiving is a superpower. It enables us to see past our experiences and embrace how God is moving. Yun. Kumbaga, inahayaan mo lang na, sige, dumaan kayo mga experiences ko sa buhay kasi nakikita ko, no, kung paano gumagalaw ang Diyos. No, nadidevelop ko na yung superpower. Not only are thankful people, not only are thankful people able to draw strength from gratitude, hindi lang sila, but they are also able to empower others with their perspective as well. Yun ang maganda doon. Contagious ka pa. No? Parang COVID-19, parang virus. Contagious. Ganun din daw yung pagiging thankful. Ganun daw yung attitude of gratitude. No? Magiging contagious ka. Yan. So, those are ating 7 habits na for us to learn for this Sunday. Ulitin ko, developing these habits can help us become more thankful. Regularly practice giving thanks. Express gratitude regardless of the situation. Naku, huwag niyo kalilimutan to praise God when all is well. Learn to see how bad experiences can produce good outcomes. Make gratitude a part of your interactions with other people. Don't be an encouragement. Lean into the strength gratitude provides. And thanksgiving is a superpower. Muli, balikan natin yung ating main text. No? 1 Chronicles 16:34. Oh, give thanks to the Lord. Magpasalamat sa Diyos. For He is good. For His steadfast love endures forever. A grateful heart, an attitude of gratitude. Naalala ko po, may isang awitin, wala namang binanggit na thank you. Pero ang ganda ng lyrics, sabi niya, you're a good, good father. It's who you are. Defining the very characteristic of God. Now that is showing gratefulness. Napakabait niyo. At saka sinabi niya rin kung sino siya. Sabi niya, it's who I am. Ito ako. No? I am loved by you. No, napaka-blessed ko dahil minamahal mo ako. That is something to thank for. Ikaw, meron ka bang good, good father? No? Pasalamatan mo siya. No, matuto tayo magpasalamat. Naniya ko po, kaya naman nalangin as we end and to give you the blessings of God.
Let's all bow our heads and close our eyes and let's all raise our hands into heaven. Hallelujah. Heavenly Father, thank you for your teaching for today. Thank you for teaching us the attitude of gratitude, Lord God. That we should be thankful, Lord God, all the time. That all the good things in life comes from you. Lord, I pray for blessings for those people who are watching and listening. For those people who are virtually in church, Lord God. Lord, thank you for reminding us that the church is not really the building or the edifice, but the church are the people, your children, who are trying to reach out and spreading your word. Lord, I pray for blessings for these people, for your children. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Have a great Sunday. God bless.